Oh. Okay ka na? Upo ka muna. Upo ka. Upo ka. Oh. Ate Mayumi! Box, iuuwi na kita. Magpahinga ka na. Sinasagad mo yung sarili mo eh. Kailangan mo matulog. Sige. Tubig. Hintay mo sa Ate Mayumi. Kukuha akong tubig, ha? Apa. Salamat, Chanchan. Nakikiramay ho ako sa inyo. Lahat ho tayo nawalan dit. Naririnig niyo ho ba ako? Makinig naman ho kayo sa akin. Nakikita niyo ba ako? Ate! Ate, naririnig mo ba ako? Bakit ayaw niyo akong pakinggan? Makinig naman kayo sa akin. Pare-pareho tayong nawalan dito. Kuya, makinig naman kayo. Hindi niyo ba ako naririnig? Hindi niyo ba ako naririnig? Nakikiramay ako sa inyo. Bakit ayaw niyo akong pakinggan? Ka na ba? Nahilo ka kanina. Kailangan ko bumalik sa burol. Mayumi! Ano ka ba? Masyado mong pinapagod ng sarili mo. Hindi ka naman namin pinipigilan na huwag silang tulungan. Pero kailangan tulungan mo muna ang sarili mo. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Box, masyado mong inaasikaso yung mga tao doon. Paano ka naman? Paano yung sarili mo? Kailangan ko silang tulungan. Kailangan ko silang damayan. Yun man lang para makabawi ako sa mga nangyari sa kanila. Hindi talunan ang kailangan ng mga pamilya ng biktima ng mutya. Kailangan nila yung lalaban para sa kanila. At para makalaban ka, kailangan mo magpalakas, Mayumi. Box, kumain ka muna. Pag okay na yung kalagayan mo, sasamahan kitang sumabak sa gera ulit. Kaya natin to. Sure ako na malalaman ng lahat na wala kang kinalaman doon. At malalaman natin kung ano at sino may kagawa ng lahat ng to. Asikasuhin mo muna yung mga pamilya nila. Sige. Sige, salamat ha. Okay, bye-bye. Ma'am? Miss De La Rosa. Sir Daliego. May update na ho ba kayo? Dala ko po yung final incident report ng sunog sa factory. Base to sa investigation namin. Ano ho yung sabi nila? May mali ba sa wiring? May mali ba sa pagkakagawa ng building? Hindi po aksidente ang sunog, Miss De La Rosa. Rigged ang sunog. Paano rigged? May nanadyang gumawa ng sunog sa factory niyo. Wala na po kaming na-retrieve ng mga video sa CCTV dahil nasira na siya dahil sa apoy. Pero ayon sa aming pag-imbestiga,
Nakatali at nakabusal ang mga guards. Nagkalat naman ang mga thinner sa isang kwarto. At yung mga wiring naman ay sadyang sinira. Sinong gagawa nun sa mga tao at factory ko? Yun din po ang gusto naming malaman. May makakilala po ba kayong may motibo para dito? Kaya ka nakakarma eh. Dahil kung ano-anong kanigahan ang pinapatungo sa akin. Alam mo, Mayumi, kung naging mabait ka lang sana sa akin, hindi mangyayari to. Hindi aabot sa ganito. Meron. Hindi ako sigurado. Pero hindi may pagkakaila na kaya niyang gawin to. Sana makatulong tong munting tulong namin sa inyo. Salamat po. Thank you, Miss Salvador, pero makakalis na po kayo. Sino ka? Eh, hindi pa ako tapos tumulong. Nagsisimula pa lang ako. Bibigay pa po kayo ng abuloy? More than abuloy, justice ang kailangan nyo. At handa ko kayong tulungan lahat. Kailangan magbayad ang taong pumatay sa kabuhayan nyo at sa pamilya nyo. Kaya ededemanda natin si Mayumi de la Rosa. Ipapakulong natin siya dahil sa kapabayaan niya sa factory at sa mga mahal niyo sa buhay. Excuse me. Hoy! Hindi namin kailangan ng baloktot mong justice. Walang kasalanan si Mayumi. Let the court decide on that. Talaga? Dapat lang. Ngayong lumabas na yung resulta ng investigasyon, alam na namin ang sanhin ng sunog. Humanda ka sa akin, Isabel! Hello, Bryce. Hello. Pupuntahan ko lang ang kampo ni Satanas sa Cocobela. Ha? Huh? Nasaan ka ba? Mayumi, nandito si Isabel sa krematorium. Ano? Oh, see? Kitang-kita sa investigation na merong nanadyang masunog ang factory at ang mga mahal niyo sa buhay. The more na dapat edemanda niyo siya at ipakulong. It's so obvious na natuwa si Mayumi sa nangyari. Bakit? Magkano ba ang halaga ng insurance niyo at handa kayong pumatay ng mga tao para lang kumita? Hindi niya magagawa yon. Don't underestimate your friend. Let's go, Nikki, Ariana. Bumalik na lang tayo pag wala na yung kampo ni Mayumi dito. Let's go. Ah! Walang hiya ka! Ikaw ang nagpasunog sa Mutia Organics! Paano mo nasiguro ang sakay ng mga insidang tao? Ano? Para makaganti sa akin? Don't you dare blame me sa mga kasalanan mo! Sino pa ba ang may motibo? Ikaw lang naman! May mga tauhan kayo ni Daphne, di ba? Pinasunog mo ba sa kanila yung factory ko? Huwag mo ako idamay sa mga kasalanan mo sa nangyari. That's all on you. Huwag mo akong isama sa biyahe mo sa impyerno! Wala kang masinsama! Ikaw ang dadalhin ko sa impyerno! Mayumi, tama na! Isip ko. Max, tama na. Sunugin niya ang mukha mo! Well, let's go. Come on. Come on. Alis! Ay ka na, baka isama ka pa dyan. Max. Hayaan mo munang si Bryce ang mag-asikaso doon. Huminga ka muna dito. Nakakaloka ka. Parang gusto mo nang patayin si Isabel at kanina. Pasensya ka na, Baksa. Pikon na kasi ako kay Isabel eh. Hindi na nga siya makuli-huli sa ginawa niya sa amin ni Nanay. Tapos ngayon,
Hindi na siya nakontento at baka siya pa nagpasunog ng mutya. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong magagawa ko pa sa kanya. Max, uy, kahit hindi nakakagulat na siya ang may gawa nun, wala tayong ebidensya. Kumalma ka lang. Huwag kang gumaya sa kanya na nagpapadala sa galit at bugso ng damdamin. Max, pagod na ako. Ang dami lang kasing nangyayari sa ngayon eh. Para akong nauubos at napupuno ng sakit at galit. Kailangan mo lang mag-step back, huminga, at mag-prioritize. Sa panahon ngayon, Box, hindi natin kayang labanan lahat. Kailangan nating mamili na ipapight-fight natin sa mukha. Mag-focus tayo sa tao na mukha. Kailangan nila tayo. Kailangan natin silang ipaglaban, Box. Huwag ka na magsaya ng energy kay Isabella. Hindi siya worth it. May oras din yung babaeng yun.